Ay, ayun na nga, oh. Ang blacklist dito, ayun na. Nagtilingan si, ano, si Yowie. Let's check the Grok out. Pero mukhang hindi pa natin makikita. May onting yan. There you go. May delay na ginagawa si Yowie. Pero sabi ng blacklist, kirahin natin kagad yung baba. Edward and you, eh. Grabe yung cut na ginawa nila dito. Super cut. Grabe rin yung ginagawa ni Yowie. Super delay din. Kung may super cut ang Blacklist International, may super delay ang na ginagawa ang Echo. Fini-freeze niya lang doon sa base ni Yowie. Isipin mo, ang tagal niya nang nakatambay dyan. Oo, umuwi pa yan, ha, para lang magpamana. Uy! So, ano, Yowie? Kinakat niya pa rin? Super cut. Ayun, uy, grabe, kinakat niya pa rin. Uuwi ulit. Uuwi pa yan para may mana. Pero magiging agresibo this time ang Blacklist International. May hila sila mula kay The Queen. Plus may pokes coming out from Yue. So malamang alam to ng Blacklist. Grabe super yung time. Delay. Super delay, boss. Yung mga ganitong, ano, ganitong mga pandidelay, talagang alam mong ilang beses pinractice eh. Kasi may timers na yung minions paglalabas lang ganyan eh. Dapat alam mo talagang sakto yung bitaw. And ang ginagawa ni Yowie dito, tinutulungan niya yung all three lanes na makontrol yung lane nila. Na kumbaga, kailangan umextend ng konti ng blacklist para lang makukuha yung resources na kailangan nila. Kasi noticeable na yung blacklist na naturally, mahiro sila maganda doon sa mga matchup. For example, yung blue, mananalo yan doon sa Lapu-Lapu. Tapos, etong si Kari, kapag sinamahan ni Faramis, mananalo din. And that's also true with Farsa. So, yun yung naging solution ng Echo. I-delay yung minions para mas malapit sa tore nila. Sa para makakuha sila ng farm. Grabe, si Yowie hindi talaga titigil. Hindi tumitigil. Ano sabi niya? Grabe. Parang doon naman ako sa baba. Oo. Parang kanina pa yung mid eh. Okay, may laban tayo magaganap. Finally, Blacklist. They will get the first blood mula kay King Wise. Kuha ng kill onto Sanford. And mukhang magkakaroon nga talaga ng lead ang Blacklist. Edward naman dito, mapapasplit-split. Gusto niyang palayuin si Carl Tizzy, pero tila ba mapapalayo yung turtle dahil ito ay marireset. Pero Feather Dare Strike ay tatama. Nabanggarit siya bigla. And Carl Tizzy is down. Pero habol man si Sanford dito. Kaso nga lang may altar si The Queen para isave ang kanyang mga teammates. Edward naman, crucial foil and split. Pero ang tanong, mabubuhay pa ba siya? Dahil kay Blano lang yung buhay niya. Pero hahabulin siya ni Sanji. Hindi ata siya bibitawan si Edward. Magpapakamatay. Kukuha dapat siya. Hoping na ma-execute na lang. Oh, man. Kamuntikan pang mabuhay si Agent Zero doon sa situation na yon. Pero ang nangyari na nakikita natin, tumatapat ang Blacklist International sa pagiging agresibo ng Echo. Sila naman ngayon ang sumasapak. Mm-hmm. Doon sa pagde-delay na nakita natin mula kay Yowie, eventually nakakuha pa rin siya ng kanyang level 4. Pero ang naging problema, mas nagkaroon ng control dito sa turtle. Wise almost level 6, so kailangan na kunin ito ng Echo. Grabe yung ginagawang control ng Echo ngayon. Pero leading ang Blacklist, so kailangan mag-ingat ng mga orka. Kasi anytime, pwedeng pumasok dito si Wise at rumetre nilang bigla. Pero makukuha naman ni Carl Tizzy yung pagong. Hahabol nga lang yung Blacklist International. Pero Yowie tunggol palabas. Hatak naman dito mula kay Edward. Carl Tizzy ang magiging target nila. And King Wise secures the kill. Sanford naman dito papalagpa. Mahuhuli niya naman dito si Yue. At aabutan niya talaga mula doon sa kamay ni Sanford. Para bang nangigigil si Yowie dito kay na King Wise. Mula doon, Wise. Magiging gulong. One hit na lang para kay Wise. Nirikulan pa nga. Wise is down. Sanford is down. 4-4 ang nangyayari. At nakuha ng Echo ang hinihiling nila sa Blacklist. Labanan nyo kami. Grabe yung level gap ng Gold Laners. Oh my, hindi na naagulat din. Siyempre, naiwan din siya eventually. Tapos, ang hirap kasi umangat doon kung sakali na lagi nga nadedelay yung mga minions. At alam natin na naturally ay lalamang ang isang Beatrix kung sakaling mag-rely ka dun sa sniper tsaka dun sa Jabomba, sa grenade launcher. Tapos may pandedelay pa si Yowie. Exactly. Grabe. Pero ayaw atang tigilan din ni Wise, Venus at ni Yue, si Carl Tizzy. Si Benny. Para bang gigil na si King Wise nyo. There's the stun! Gusto nilang huliin si Benny pero nakakaramdam na maaaring ang on the way na yung mga agents sa paghabol sa kanya. Na-cancel pa yung recall dito ni Wise. Nais niya lang naman sanang umuwi. Pero ngayon, pagkaan yung gulong na lang para umikot muli. Echo, nakikita natin yung advantage nila pagdating dun sa teamfight dahil doon sa control ni Sanji with the real world manipulation. Yeah. Pero it's all about the timings eh. Yeah. Pag na-save ni Omay Venus ng altar yung teammates niya, maaaring mabaliktad. So very crucial yung usage ng skills. Carl Tizzy playing dun sa jungle. Whoa, okay. Nakuha niya. Okay, Carl Tizzy, sneaky steal. Mula kay 1-2 King King Wise. Medyo madedelay lang muna ang Blacklist International. 5 minutes in this game. Hindi ganon kataas ang kalamangan ng bawat isa. Parehas namang. Pero tama si Santi dito. Paunaan at paubusan ng skills.
Okay. Ang nagawa lang nila dito ay naghahanap lang talaga ng butas. Feathered air strike out of range ng members ng Echo. May conceal blade naman nagagawin. Edit na pwede tumunggol. Alam ko nga yung follow-up ni Benny Cutie. Oh, may Venus naman. Makakasurvive. Mabibitawan niya pa yung altar. Kaso nga lang yung turtle pag-aagawan nila. Kaso nga naman kuha to ni Carl Teezy. Nakatutok naman si Benny Cutie pero hindi ito tatama. Echo secures the turtle plus a kill on to Wise. Spear from out of nowhere mula sa Yawis. Food Hub, sabi ni Yowie, nakapag-pick off ang Echo para bang nagulat si Wise doon. Deliver nga naman ni Yowie gamit yung kanyang Flicker Ultimate, pati dun sa Wild Charge na kumunekta. Pero isa sa mga nakakatuwang play doon, hinarangan ni Yowie doon sila, yung Blacklist International at walang gulong si Wise. Kaya naman, kahit kasama pa si Cartesi doon sa kabilang bakon, makakapag-dash pa siya pabunta at nakuha nga niya yung pagkuha doon sa turtle. Kaya ito bigla, nakalamang ang Echo ng 2.3K. Oh my, minamama na nila, Wolf's Auntie. Minamama nila ngayon ang Blacklist. Reminds you of Yawi's rookie season nung season 6 na kung saan inaarapan niya lahat. Minsan inistikera niya pa, tinitipihan niya pa nung next play days niya, nung pagpasok niya ng rookie. Kailangan maging wary ang Blacklist International dito. Dama mo na si Wise ang nag-i-initiate para sa side ng Blacklist. Siya talaga magsisilbing frontliner dito sa lineup nila. Dahil ang ginagawa dito ni Edward madalas ay lumilikod para nga abutin din yung squishy heroes ng Echo such as Sanji and Benny Cutie. Parang guguluhin niya lang, kumbaga, itong formation ng Echo. Pero yung Echo kasi, parang wapakils kahit guluhin yung formation kasi hanap lang sila ng hanap ng gulo. At saka may vision din na binibigay itong Grok na to. Ang ganda ng nasabi ni Wolf kanina about delaying. Aray! Oy! Oh! Ginawa niya rin yun nung M4. Dito, same spot yun eh. Okay. Di pa ata sila tapos. Napili na mag-conceal si Oh My Venus. Pero aabot ang mga bala. Kitang-kita mo yung confidence ng mga orka na talaga bang naghahanap lagi sila ng pwedeng hulihin. Wise secures his purple buff. Pero sabi ni Carl, kung ayaw mo Wise, si Edward na lang. Pero pipilitin pa rin talaga nila yung pagbibigay ng pressure at sila ata makapag-control ng turtle pit. Biruin mo, may torre pa yan sa bandang gitna na second tower, ha? Kung kaya nilang umabot sa bandang third tower, pwede pa. Pero sabi ni Wise, kami naman! Kami naman ang mag-aarap ng gulo. Sakto lang din yung pagkabitaw dito ng altar. Kaso kala si Sandford ang uubos sa buhay nila. The queen is down. I repeat, the queen is down. And with that, Echo, maaari nila makuha yung libreng pagong. Pero sabi ng ibang mga members, sabi ni Carl Teezy, men, akin na to. Wow. Maghanap na naman kayo ng dugo. Chumilax na lang si Carlito dito sa pagong. Pinahinga niya muna yung kanyang injury. Sanji with a pick off also. Let him cook! Echo now leads 5.3K! Kakaiba ang pinapakita aggression ngayon ng Echo. Wise, gugulong! Ooh. Okay, mayroong setup na gagawin ng Blacklist International dito and finally King Wise! Benny! Pero may bawi si Sandford! Akala natin, ayun na! Ito na ata sana yung opening ng Blacklist pero nakagante pa yung mga orka! At si Carl Teezy hindi pa siya tapos! There goes the taunt! May follow-up damage and Wise! Mukhang mabubutas ang gulong dahil nakaabot na naman sobrang kate ng mga balang daladala ng bagyo na tila ba hindi makahanap ng angulo yung Blacklist International. Nagsimula kay Sanji yung aggression na napitas niya doon si Owl gamit yung kanyang ultimate. And then, yung Blacklist, tinry nilang pumalagulit. Maganda naman yung kanilang initiation. Nakahuli ng dalawa at syempre may damage doon si Yue. Pero yung in-out na nakita natin mula doon sa Echo pumabor pa sa kanila. Biglang doon si Benny on this bush. Doon sa may Infinix bush na yun. Nakita niya sa may kaliwa. Tapos, tumalon bigla si Cartesi. It's time naman daw. Hindi siya yung kasama doon sa unang teamfight. Pero sakto yung timing niya. Yeah. 5 to 12. It's Echo's game now for the taking. 6.5K. Na-mention natin kanina na yung hero ni Yue, yung hero ni Oh My Venus, ay kayang mag-spam. Mm-hmm. Ilang beses nang napunta sa ganitong situation, ang defending MPL champions, pero iba din yung pagka-gangster ni Hawi. Talagang siya yung nagbibigay ng info. Nang-i-info! Oh, tapos yung sticker, oh. Parehas naman silang world champions eh. Nagma-mind games! Oh, may sticker lang. Yawis Budab, Yawis Budab. Yawis Budab, pinopromote sa harap ng Blacklist International. Look at this, Yawi! Malamang nanonood ang tunay na gangster na si Tets at nakikita niya ang galawan niya nung nakaraan. Ginagangster ngayon ang Blacklist.
to the point na may libreng Lord ang Echo. Ganyan na ganyan din ako dati. Ganun. Ganyan na ganyan din eh. Naaalala ko nung mga unang araw natin dito sa playoffs, I think maraming beses ko rin naman nakasang mga blacklist games at masasabi kong isang bagay na na-figure out ng blacklist, yung kakaibang rotation kung saan mabumunta agad sila doon sa may XP lane para makakuha ng early levels doon sa kanilang mid lane. At actually, ginawa nila in the past two games. Yung Echo, may kakaiba silang way para sagutin yun. And we mentioned na kailangan sagutin yun ng mga teams if they want to be Blacklist International. Echo, ang ginawa nila, super duper delay mula kay Yawi. Yeah. Kumbaga, sinarado niya muna, hindi muna opening. Yeah. Yawi's food hub. Finals muna. Can Blacklist International come back from this deficit? They're trying their best to get one. But Sanji, nilatag yung real world manipulation, pero andun na nga yung record ng goal ni Yawi. Kaso nga lang hindi siya umutog. Immortality pop, pero may altar naman si Ida Queen para nga i-punish yung overextension na ginawa ng Echo. Pero mabasag sila ng mga tore. Dalawang inhibitor turrets ang na-push ng Echo at ahabol man. Sanford dito. Oh! The bravest fighter! Hahabulin niya si Owl! Oh! At abot yung huling damba para nga makuha siya. Kaso nga lang buhay niya rin ang naging kapalit. May hatak naman dito with a grab-grab. Benny Q din naman with a spray gun. Aabutan nga ba nila? Grabe si Sanji! Pero si Edward naman dito. Si Sanji backline pa rin ang hinahabol. At sobrang langkit. Hindi makagalaw ng maayos si Edward sa ginagawa ng kabila. Oh! At kukuha pa sila ng kill. Mukhang enough ito para sa mga Orca para tapusin na nila yung laro. Game 2 ay mapupunta sa Echo. The riskiest team in the league.